po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, gagawa po tayo ng chocolate mousse. Unang kailangan natin ingredients ay 4 pieces of egg yolk and 6 tablespoons of white sugar. Pagsasamahin natin siya and then gamit tayo ng stand mixer at ang attachment po niya is wire whisk po. So, ibibit po natin siya una sa low speed muna po para hindi po magtalsikan ng ating white sugar. So, kapag halimbawa, once na ang sugar is naghalo na ng gusto sa egg yolk, pwede na natin siya in medium speed. And then, after 1 second or 2 seconds, saka na natin siya i-high speed. So, ang kailangan po natin, makikita nyo po is dark yellow siya. Kailangan mag peel yung pagka-yellow niya. Ang procedure na to po is tinatawag nating ribboning the egg yolk. Makikita nyo po, yan po, nag-peel na po yung yellow niya at malalaman nating okay na siya. Kaya kasi siya tinawag na ribboning the egg yolk kasi po, ang kailangan natin makita kapag once na inangat natin yung wire whisk is alam nyo po yung sa ribbon, di ba? Yung tali ng ribbon. Ganun po ang dapat na tulo ng ating mixture po. Ayan po. Parang katulad sa tali ng ribbon. Kaya siya tinawag na ribbon in the egg yolk. Ayan po. Okay na po siya. And then, kailangan natin ng 300 grams of chocolate chips. Kahit na anong brand, is either dark chocolate or semi-sweet. Depende po sa gusto nyo. Then, na imemelt natin siya sa microwave. Paunti-unti lang po ng minutes kasi kapag dinerecho mo na siya ng matagal na naka iniinis sa microwave is a tendency po is magda-dry po yung chocolate. Mahirap na po siya imelt. Yan, ganyan po kailangan ng tsura niya para siya nagsishiny. Pag ganyan po, pwede mo na siyang i-halu-haluin hanggang sa matunaw lahat. Ilinid na lang po. Tapos, ibabalik natin uli sa microwave and another ilang seconds. And then, halo-halo lang. Paulit-ulit lang po na ganon hanggang sa matunaw siya lahat. Okay po. Ayan. Sa pagtutunaw po ng chocolate chips, kailangan po natin ang ating patience. Okay, yan po. Tunaw na ang ating ating chocolate chips. Ready na siya. Liquid na siya. Wala nang buo-buo. Medyo watery na siya. At magpapainit po tayo naman ngayon ng 1/8 cups of heavy cream. So, sa microwave pa natin siya papainitin. Okay. So, atin pong ibubuo sa ating chocolate chips. Habang binubuhos po, kailangan ihalo ng konti kasi para hindi manigas uli ang ating chocolate chips. Yan po. Dandan lang. Hindi natin ng konti. Okay, yan po. Okay na siya. Napaghalo na natin ng gusto. And then, balik tayo sa ating egg yolk mixture. Ihalo po natin siya dito. And then, habang hinahalo natin siya, binubuhos pala, ay kailangan imimix natin siya pa konti-konti po. Kasi, pag masa, hindi mo kaagad siya pinaikot, baka mamuo ang ating egg yolk mixture. Kasi medyo mainit-init pang ating chocolate chips. Okay, yan po. Ati po silang ihalo.
Ayan po, okay na ating egg yolk mixture na sinamang chocolate chips po. After nito, set aside natin. And then, i-ready naman po natin ang ating heavy cream. 4 cups po ang kailangan natin sa batch na to. So, i-mix po natin siya. Una-una, kailangan, importante kapag nag-mix kayo, mixture, dapat kailangan low speed lang muna, and then kapag medyo okay, after lang seconds, saka mag-medium, and then mag-high speed. Kailangan mag-high peak, stiff peak po ang ating cream. Tayin po natin siya mag-stiff peak po. And then, pag nag-stiff peak na po siya, saka naman po natin siya iahalo sa ating egg yolk mixture. Okay, yan po. And then, ito na po ating egg yolk mixture. Portion by portion po natin siya iahalo. Huwag natin siya ibubuhos lahat. Paunti-unti lang po, mga siguro tatlong hati po natin siya. Then kapag nahat na po, pat and fold lang po natin using spatula. And then pag na-pat and fold at napaghalo na natin lahat po, pat po natin siya ihahalo naman po sa remaining heavy cream. Ayan po, okay na ating chocolate mousse. Ngayon po, pwede nyo na po siyang ilagay or i-spread sa depende po sa gusto nyo. It's either na i-gagawin nyo siyang frosting sa sa cake or parang toppings po siya katulad ng ganito. May mga extra akong scrap ng cake. So, pinatad ko siya, nilalagay ko siya. So, cake, tapos mousse, cake, so tapis-tapis po. Ganyan po siya. Yan po. Sa gantong size, yun po. Sa ilalim, chocolate mousse, tapos yung scrap ng cake, ika-crumbs ko siya, and then, saka ko siya ilalagay ulit, tapos chocolate mousse ulit, and then, kung ano-ano na lang sa ibabaw, frosting, ganyan po. Okay, yan lang po. Thank you po, guys.